Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 13, 2024. Update lamang po tayo dito po sa kinakaharap na kaso ni Apollo Quiboloy at limang iba pa. Para po sa, in particular dito po sa Pasig City Regional Trial Court ay 2 counts of qualified human trafficking. Ano po ba ang nangyari kanina matapos po ang pagpunta dyan itong si Apollo Quiboloy at mga kasamahan niya pong akusado? Sila po ay nag-flee ng not guilty. Ang ibig pong sabihin noon, hindi po nila inaamin ang kanilang di umano'y kasalanan. No? At naganap din po kanina yung pag-request po ng kampo ni Apollo Quiboloy na i-defer muna yung free trial dahil po hindi pa raw po sila handa at kinakailangan pang pag-aralan ang mga bagay-bagay tungkol po sa kaso na kinakaharap ni Apollo Quiboloy. Dito nakikita po ninyo sa photograph ang isang naka-Kevlar, naka-face mask at naka-sunglass na individual na hinaalalayan po ng ating mga kapulisan, naka-jacket na itim at nakasuot din po na orange shirt. Yan po ay walang iba kung hindi si Apollo Quiboloy. At nahagi po natin sa camera kanina nang siya po ay tanungin sa isang ambush question, ika nga. Ang sabi lamang po ni Apollo Quiboloy kung ano ang masasabi niya sa kanyang mga followers ay tatag lang. Ibig sabihin, siguro inihimok niya ang kanyang mga followers na maging matatag sa pagsubok na ito sa kanilang pananampalataya. Pero pananampalataya kaya talaga ang kinasasadlakan ng mga tao na ito o parang kulto na? Kasi kung paniniwalaan po natin ang latest na balita dito po sa pangyayari na ito, si Apollo Quiboloy ay tinawag pong pedophilia. Nito pong si Colonel Marantan diyan po sa Davao City Police Office. Ayon po kasi dito kay Colonel Marantan, ito daw pong si Apollo Quiboloy ay ginagamit ang katawan ng mga menor de edad, bata. At sinasabi po sa mga bata na ito na ang pakikipagtalik sa kanya ay pakikipagtalik daw po sa Espiritu ng Diyos. Nak ng teteng. And worse, may mga magulang. Ayon sa balita na sinasabi, pinapahintulutan ang mga ganong pagkakataon. Alang-alang daw po sa kanilang pananampalataya. Grabe, di ba? Kaya ako, uulitin ko lamang po, hindi ako naniniwala sa kasabihan na walang magulang ang maghahangad ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Sapagkat kitang-kita po natin sa mga balita na napapanood po natin ngayon na may mga magulang na miyembro ng KOJC ang walang pakialam sa pagkatao, sa reputasyon ng kanilang mga anak, mga kababaihan pa man din, tapos ipagkakaloob lamang nila na parabang alay sa kanilang pinaniniwalaang sugo. Walang iba kung hindi itong si self-appointed son of God, Apollo Quiboloy. Napakalaking kasalanan po niyan, sa totoo lamang. Kaya hindi ko alam kung ang mga tao na ito ay ang kaluluwa ay maliligtas pa o ngayon pa lamang nasusunog na ang kanilang kaluluwa, ika nga, sa impyerno. Ano po ba ang latest dito sa kaso ni Apollo Quiboloy? Ngayon, panoorin po natin ang update sa atin ng ating Philippine National Police at yan po ay ibabahagi sa atin ni Colonel Gene Fajardo, isa pong itong abogado, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Panoorin at pakinggan po natin siya, mga tol. Qualified human trafficking po. Supposedly po ngayong araw po ay magsasagawa po sana ng pre-trial din after po nilang mag-arraignment. But prior to the arraignment po ay nagkaroon lang po ng mga minor corrections as to the middle names no, po ng mga akusado. So for purposes of amending the information po. Yan. Ano ba yung mga napapakinggan natin? Mag-aral po tayo ng bahagya dito, mga tol. Una, nadinig po natin ang pre-trial at saka arraignment. Mauna po siyempre ang arraignment. Ito pong arraignment ay pagbasa ng sakdal. Ikaw, for example, Apollo Quiboloy ay naakusa ng 2 counts of qualified human trafficking. Inaamin mo ba ang akusasyon laban sa iyo? Siyempre, oo, hindi lang naman yun eh. Plea of guilt or not guilty. Pero kung nananahimik po ang akusado, ang enter of plea po sa kanya ng hukuman ay not guilty. Pero maliwanag naman po na sinambit ng attorney itong si Apollo Quiboloy at iba pa na ang kanilang kliyente ay nag-enter po ng plea of not guilty. Ngayon, thereafter, dapat magkakaroon na yan ng pre-trial. Ano po ba yung pre-trial? Ito po yung
bago maglitis. Sa pre-trial, ibinibigay po dito ng bawat panig, partikular ng prosecution, ang kanilang mga ebidensya na nagpapatunay na ang akusasyon na ibinabato po nila sa kanilang kalaban ay makatotohanan. At diyan po ipepresent lahat, mga ebidensya, pati po yung enter of appearance, ika nga, ng mga parties involved, partikular ng mga abogado po ng akusado. Ngunit sa napanggan po natin, nirequest po ng kampo ni Apollo Quiboloy na ito po ay pansamantalang ipagpaliban muna sapagkat ang katwiran nila, ito po ay hindi pa sila handa para dito kaya kinakailangan pa nilang pag-aralan ang nasambit na kaso kasama ng mga ipinresentang ebidensya laban kay Apollo Quiboloy, which is parte po ng judicial process. Hindi po yan delaying sa kaparaanan para po tumagal ang paghahanap po ng hustisya. Kasi lahat naman po ay may karapatan to due process including the accused, the opportunity to be heard and be given the equal protections of the law. Lahat po yan, lahat, either ikaw ay akusado o biktima, lahat po tayo ay entitled sa due process of law. Ngayon, narinig din po natin na binanggit ni Attorney Jean Fajardo ang mga katagang pagbabago po ng pangalan, particular sa middle names. Kasi alam po ninyo, hindi po pwedeng mali yung pangalan na nakalagay po sa information. Otherwise, mababiolate po nito yung rights of the accused. Particular, dapat identified kung sino po yung inaakusahan. At on that case, dapat malinaw sa information kung sino ba yung inaakusahan at eventually isasalang sa paglilitis. Those are minor defects lamang na pwede pong i-correct katulad po nung napakinggan natin na i-correct na po kanina sa hukuman. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa ating spokesperson mula po sa PNP. So nag-enter din po ng respective appearances po nila, yung mga lawyers po ng mga accused as well as yung ating mga public prosecutor. So binasahan po sila ng information at like I said earlier, so lahat po sila ay nag-plead na. Ano po ba ang kahalagahan ng pagbasa ng information? By the way, ang information po as defined by law is an accusation in writing charging a person with an offense and filed with the court. Sa madaling paliwanag, ito po ay yung nasusulat na nakapangalan information at nakalagay po doon, for example, that on or about blah blah blah, on the above blah blah blah, under the following circumstances blah blah blah, tapos babanggitin din yung mga elements blah blah blah, and syempre yung jurisdiction kung sino po yung nakakasakop ng court na court doon, blah blah blah. Yun po yung kadalasang nilalaman po ng information, the nature and the essence of which is to apprise the accused of his constitutional rights to be informed of the nature and cause of the accusations against him. Kasi hindi po pwedeng ang isang akusado, bigla mo nalang isasalang sa paglilitis nang hindi mo ibinabasa sa kanya yung particular na sakdal. Otherwise, mauuwi po ito sa technicalities at maaaring mapawalang sala po ang akusado. Kaya yung mga ganyang bagay, yan po ay standard na makikita po natin sa lahat ng hukuman. And we are hoping na syempre soon as possible tayo lumabas po dito ang katotohanan sa parte ng mga biktima, naghahanap po sila ng hustisya at syempre sa parte din naman ng kampo ni Apollo Quiboloy, panawagan nila nga Justice for Apollo Quiboloy, hinahanap din po nila para sa kanila yung katotohanan. Pero kung ano man ang maging desisyon dito ng korte, yun po ang ating paniwalaan. Ngunit sa court of public opinion, hindi mawawala na si Apollo Quiboloy ay may kasalanan na. Ganun naman talaga, lalong-lalo na sa social media. Kapag ka ikaw ay naakusahan, unless yan ay mabaligtad ng korte kinalaunan, maaari pang malinis ang iyong pangalan. Pero hanggat hindi natatapos sa harapan po ng publiko, maaaring ang pagtingin dito kay Apollo Quiboloy ay meron talagang kasalanan. Ang pagkakataon na yan, hindi nila pwedeng isisi sa publiko. Dahil ang isipan ng publiko ay hindi naman isipan po na nakaayon sa batas. Yan po ay paniniwalang na nakikita po nila sa mga balita, nakikita po nila sa mga sinusuportahan din nila ngayon, lalo na ngayon may mga vlogger na. Kaya kung ano man yung mga impormasyon na nakikita nila at nadidinig nila, maaari talagang paniwalaan. Ngunit sa huli, uulitin ko lamang, ang katotohanan ay magmumula sa korte. At kung ano ang sabihin na paghusga ng korte, doon po tayo maniwala. Okay, pakinggan po natin patuloy. Ito pong si Colonel Jean Fajardo.
not guilty doon po sa dalawang counts po ng qualified human trafficking po. Immediately thereafter po ay nag-request po yung mga defense lawyers kung pwede pong i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensyang inihain po ng prosecutor. So, pumayag po ang judge dahil not only because the lawyer who were present kanina po ay naghingi nga po ng ample time, si Jacqueline Roy din po and si Crescente Canada manifested during the proceeding na they will be represented by other lawyers for purposes of the pre-trial. So, pinagbigyan po sila. So, nag-agree po, hindi na rin po nag-object yung mga state prosecutor for purposes po ng pre-trial. So, in-schedule po ng judge yung pre-conference and pre-markings of evidence on September 25 po. And then, yung pre-trial proper po will be on October 17, 2024 po. Pagkatapos po noon ay hear po yung mga motions po na in-enter po and motion and manifestation po na in-enter po ng mga lawyers po ng mga accused, particularly yung transfer po nila from the custodial facility to AFP since nag-submit na rin po ng formal reply po ang AFP objecting doon sa motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP. So, dininay na po ng court yon. Okay, denied na yung request nila from PNP to AFP. Tapos ngayon, requesting pa rin po sila na ito pong si Apollo Quiboloy in particular ay ma-hospital arrest. Anak ng teteng na yan. Biglang nagkakasakit, ano? Mga tol, biglang nagkakasakit. Halos sa... Nung hindi pa nagtatago itong si Apollo Quiboloy, every now and then, nagbabasketball po ito. Ang lakas-lakas. Lintik kong umiscore ito, 100 plus. Tapos ngayon, bigla na lamang magkakasakit. Kalokohan. Kaya, hinihimok po natin ang publiko na huwag tayong sumang-ayon dyan para ma-pressure ito pong judiciary, particular ito pong court na humahawak dito, na tingnan po yung talagang sirkumstansya at hindi po magpadala dito po sa mga kahilingan ng mga abogado ni Apollo Quiboloy. Hindi dapat pagbigyan ang hospital arrest dito kay Apollo Quiboloy. Ito po ay malakas. Wala po yung nararamdaman. Napakalakas po niyan. Kalokohan. Kung ngayon sasabihin po nila na meron po siyang mga nararamdaman, kaya kinakailangan sa veteran hospital yata, sa Davao City pa, gustong magpa-hospital arrest. Malaki pong kalokohan yan at hindi po dapat pahintulutan niya ng korte. And then nag-motion din po ang mga abogado po ni na Quiboloy na malipat po itong si Quiboloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility at ang decision po ng judge po dyan ay na-require po ang PNP na sila po ay titignan po ng mga government doctors po to check po yung kanilang mga medical conditions po. And then ang motion din po ng so nag-rule na po ang judge po doon. So yung apat po, particularly si Enteng Canada, si Sylvia Semanes, si Jacqueline Roy, at saka si Ingrid Canada, apat po yan, ay they will be transferred po sa Pasig City po. Naglabas na po ng commitment order po. However, si Pastor Quiboloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Today po, mga around 1:30 to 2 p.m. po, we expect po na attend po sila ng arraignment via video conferencing po with their lawyers sa custodial center. And for all the intents and purposes, after magmatapos, hintayin din po natin kung ano ang magiging order po ng Quezon City po. Remember, nagkaroon po ng prior order ng commitment po nila sa Quezon City. So, we are just assuming that the state prosecutor will also inform the court, particularly yung RTC
106 po ng QC that the RTC 159 already issued a commitment order in doon po sa apat na malipat po sila sa Pasig City, and then si Kibuloy will remain sa custodial facility pending resolution po ng kanilang motion for purposes ng kanilang request po and motion na mag-hospital arrest po siya. Ma'am, transfer of the following. Hindi dapat mapayagan yan, hospital arrest. Mamaya, makatakas pa yan. Ang mahirap kasi dyan, pagka na-hospital arrest yan, mag-accumulate yung suporta ng tao sa kanya. Diba, ipinagyayabang po nila, 7 million sila. Paano na lamang kung yung 7 million na yun, kung totoo man, ay magsama-sama at barikadahan yung harapan po ng ospital kung saan siya ilalagak. Eh di kagulo na naman. Dapat manatili po yan sa kustodiya ng ating mga otoridad. And I am hoping na ilipat ito sa Pasig City Jail. Ha? Hindi sa PNP Custodial Center, kasi yung PNP Custodial Center, eh medyo masarap pa buhay nila doon eh. Parang ang bawat individual ay may sarili-sarili pang cell facility eh. O, samantala kung sa Pasig City Jail ito ikukulong, eh nako, sigurado malapit yan diyan sa may sa pinagbuhatan yata ang nakakasakop ano sa may bandang Nagpayong. At alam naman natin ang kondisyon ng mga kulungan natin, yung mga city and municipal jails, talagang siksikan. Doon mararanasan nitong si Apollo Kibuloy yung hindi niya pa nararanasan sa kanyang buhay. Today. Unless there will be a subsequent order to be issued by RTC Pasig po. Yun po yung napag-usapan po doon, because he will undergo a medical assessment po ng mga government doctors po. Si Pastor lang po, kay Pastor. But yung the remaining four accused pursuant to a order of commitment po ay ililipat po sila sa Pasig City po. Wala pa po ma'am, because sabi ko nga mga around 1:30 to 2 p.m. po ay magkakaroon pa po ng arraignment via video conferencing po. Di ba yung hospital arrest for the two? Yeah. Yes po, but we have to comply with the order of the court. Dininay po yung motion po nila. Ang pinayagan lang po yung kay Pastor Kibuloy, he has to undergo medical assessment for purposes of ascertaining whether or not how complicated po yung kanyang medical condition. So biglang nakaramdam ng sakit eh no, nung nakakulong na. Samantalang nung malaya pa eh, ang lagi pang pinagmamalaki eh, ang lakas-lakas niya, mag-basketball ka. Nang teting na yan talagang ang mga akusado, pagka nasusukul na, biglang nagkakasakit. Style ninyo, bulok. Ha? Eh ako naniniwala ako na maayos ang magiging medical assessment dyan kay Apollo Kibuloy. At hopefully, alisin na rin yan sa PNP Custodial Facilities. Sana i-commit yan ng ating Pasig City Regional Trial Court sa Pasig City Jail para doon pa lamang, kahit hindi pa siya nahuhusgahan, eh parang pinagbabayaran niya na yung kanyang mga di umano'y naging kasalanan. Pais to even consider na mailipat po siya sa other custodial facility po. Ma'am, may deadline po, kailan kayo dapat mag-submit ng report ninyo kapag na-check na yung health condition? Wala pa po kasi yung official order po ng korte po kung in terms of the deadline po. We are waiting for the official resolution and orders po. Yung mga sinasabi ko po sa inyo are just verbal instruction o verbal order ng judge po during the proceeding po. Ma'am, sino yung nag-juras? Anong court yung juras ng order to deny yung paglipat niya sa atin sa itong kay Kibuloy? Ito po 159 po. Kung saan po sila na-arrain this morning. RTC 159 po ng Pasig. At the same time, ma'am, comment siya rin, nag-file ng comment opposition ang DNB. May ano pa ba ito, ma'am? May visa pa? Kasi dininay na po. Dininay na po yan ng judge yung kanilang motion na ilipat po sila sa EFP custody po. Dininay na po yan ng korte. Yung complainant po is si minor AAA. We cannot give her name po. Yan po ay pagsunod sa itinatadhana ng ating batas, syempre.
na ang sino mang biktima kapag ka minor de edad, even including those na biktima po ng sexual abuses, kahit sila po ay nasa tamang edad na, ay hindi na po dapat pangalanan sa publiko. Kaya kadalasan, kung magbabasa po kayo ng even ng jurisprudence, yung mga desisyon po ng korte, makikita nyo lamang po doon ang mga acronym AAA, BBB, depende sa mga sa dami o bilang po ng biktima na itinatago po ang pangalan. Lalong-lalo na sa pagkakataong ito, ang sinasabing biktima ni Apollo Quiboloy ay minor de edad. Kaya meron po talagang sense of privacy yan na kahit sino, not even court, ay hindi po inaalaw na i-disclose ang kanilang pangalan sa publiko. Kaya unawain na lamang po natin na mananatili pong unknown ang kanilang mga pangalan, ito pong mga biktima. Ang mahalaga dito, sila po ay malakas na ang loob, kahit hindi po natin sila kilala, ngayon makikipag-head-on sila sa kanilang legal na pakikipaglaban dito po kay Apollo Quiboloy. And hoping na hustisya po ang manaig dito, truth shall prevail. At kung wala namang kasalanan si Apollo Quiboloy, eh sana mapawalang sala siya. Pero kung siya po talaga ay gumawa ng mga kasalanan na yan, sana po hindi na po siya makalabas ng bilangguan. Kasi life imprisonment po ang parusa dito. At ilang taon na ba si Apollo Quiboloy? 70 plus? I don't think naaabot ito ng 100 plus. Pero definitely, pagbabayaran nito ang kanyang mga nagawang kasalanan. I understand, isa po. Si minor AAA po ang nandoon po. She was also present during the arraignment kanina po at dinala po siya po mga Pasig jail po. Dinala po siya doon ng mga warden po. And then binalik din po uli siya sa Pasig City jail po. So, ibig sabihin, hindi pa rin sila magiging magkakasama? Well, depende po yun na sa ano na po yun, decision na po yun ng Pasig City Jail kung maililipat po sila doon within the day kung saan-saan po sila ilalagay po sa loob ng kanilang detention facility po. Wala na pong say po doon yung PNP. Ang gagawin lang po ng PNP is to comply with the order of the court transferring and committing the four doon po sa Pasig City Jail po. Anyway, pakinggan nga muna natin ito pong sinungaling na abogado ni Apollo Quiboloy. Ano bang sinasabi niya rito? So, pakinggan po natin. Napakasinungaling ng abogado na ito eh. Sa totoo lang, ito yung nagpakalat na wala daw si Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ compound, kay OJC compound samantala. Pwede ba yun na nasa labas ka na, papasok ka pa para sumuko? Kung ikaw ay susuko, doon ka na sa lugar kung nasaan ka. Di ba? Tapos sasabihin niya na ipuslit daw papasok sa loob. Kasi nungalingan ng abogado na ito. Ano kaya sinasabi niya rito? Pagbasa ng sakdal sa hiwalay na kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Quiboloy at limang iba pa, isinagawa sa Quezon City Regional Trial Court Branch 6, not guilty plea. O, pakinggan natin. O, bakit walang sounds? Walang audio, ano? Wala talagang audio? Walang audio. Ito. The rest of the proceeding, Apollo City Quiboloy and the other accused pleaded not guilty. And the rest of the proceedings will be sent thereafter. That's the only information that I can give you because the proceedings are strictly confidential. So thank you very much. Yan yung abogadong saksakan ng sinungaling. Eh. Naghang na naman ako. Talaga nga itong computer ko. Oh, anyway, ano? I hope okay na tayo. Yan, naghang na naman yung computer. Andiyan na ba? Okay na ba tayo ulit? Naghang eh. Pabalik na po tayo dito kay Atornik Fajardo or Kernel Fajardo. Sign ng process, PNP, well, nag-object din po yung prosecutor natin. That's why the judge ordered that the Quiboloy should be checked and evaluated by a government doctors po to check his medical condition po. Po, ibig sabihin ng government doctors, kasama din yung mga doctor natin dito sa PNP? Yes. Mag-dapat
Isasagawa na ba agad, ma'am, after ng video call? We have to check po kung ngayon po mangyayari po yung pag-check up, considering nga po na after po nung video conference po is we are presuming na magkakaroon po sila ng pagpupulong ng kanilang mga lawyers po. But for all intents and purposes po, kausap ko po kanina si General Maralag, they would comply with the order po ng court na isubject po sa medical assessment po ang si Pastor Kibuloy. Ano po ang sakit ni Pastor? May mga iniinom po siyang mga maintenance medicine po. For hypertension. Biglang nagkaroon na ng kung ano-anong sakit eh. Kung matatandaan ninyo sa mga interview niya, wala daw siyang iniinom ng mga maintenance. Kasi mahilig pa nga mag-basketball. Nakikita naman natin talaga nagba-basketball. At ang pinagmamayabang pa nga ng mga yan, linte kong umiscore, 100 puntos. Tapos ngayon, biglang magkakasakit. Kasama po yun. Sa open court, ano ang sinayin niya? Wala ako kasi doon particularly kasi very limited yung pinayagan sa loob. And you have to understand po na yung lahat po ng napag-usapan po sa loob, particularly yung mga nitty-gritty about po sa proceedings po, should be treated by with utmost confidentiality po, considering po yung nature po ng case. That was the strict order po ng ating judge. Yes po, and in fact, dinadalaw po siya dyan ng kanyang personal physician po. Maliban sa kanyang spiritual advisor po, I understand ay nadalaw na rin po siya ng kanyang personal physician po. Yes po, nandiyan naman po. At saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him, but available po yung services po ng mga nurses po dyan, lahat po ng mga detainees po. So may mga regular po silang is-check up, particularly those with the existing medical conditions po. Ano ang findings, ma'am, for them to request hospital arrest? Is it severe? That is precisely the reason kung bakit we cannot take hook, line, and sinker yung sinasabi nila na merong lingering illness or existing medical condition si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang order ni judge ay dapat siyang tignan ng isang government doctor po. Sa daily monitoring, kung siya BP, based doon sa akin personal na pag-assess sa kanya nung pag nakikita ko siya at pumupunta ako doon, okay naman siya. Except of course, yung nabanggit na nga natin umpisa pa lang na meron talaga siyang tinitake na mga maintenance medicine po. Ma'am, nabaw talaga yung specific niya? Yes po, nakalagay po dito sa kanilang motion is Veterans Memorial Center in Davao po. Sa Davao pa pinili, ano? Kalokohan talaga ng mga abogado na ito nitong mga Paul Kibuloy na to. Sa dinami-dami ng hospital, Davao pa. Alam naman natin na yun yung pinakakaharian nila. Anyway, ito naman ay proseso lamang. Tingin ko naman, i-deny po yan ng korte. Considering na yung posibilidad na tumakas na naman itong si Apollo Kibuloy ay napakataas. Kung hindi pa nasukol ito si Apollo Kibuloy, hindi naman susuko ito. Sukol na, kaya sumuko lang. At ayaw na po nating maulit yon. Baka sa susunod na pagkakataon, hindi na maging mapayapa yan. No? Kaya sa hukuman na may hawak nito, huwag nyo pong i-grant ang request ng kampo na ito ni Apollo Kibuloy. Sana, no? Huwag nyo pong i-grant sapagkat malaking problema po yan pag nagkataon. Yun din po yung dahilan kung bakit nag-object po yung prosecutor, because it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. And if there's a need to really regularly monitor yung kanyang health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Kung nakapuod, di ba, parang alam naman natin
baliwagan niya yung influence niya. Yes, that's precisely the reason kung bakit ginran po ng Supreme Court yung ating request po, yung request ng prosecutor, I mean, na ma-transfer po lahat ng kaso na i-final po sa Davao at lahat po nga yan na yan dito na sa RTC QC dahil nga we know for a fact na Pastor Kibuloy is very influential po sa Davao. Well, may other cases pa po ba ikaw file against Pastor? Aside from mga na-mention? Well, aside dun sa mga existing po ngayon dyan po sa RTC QC at sa Pasig po, we are evaluating now yung mga recent mga nagsabi na mga naging biktima din po sila. So we're in the process of documentation and we will be coordinating again with the Department of Justice for purposes of the case build up to determine whether yung mga allegations po nito mga bagong lumabas po na mga individual will suffice for purposes of filing additional cases against Pastor Kibuloy in particular. Well, I've seen names. I cannot confirm how many, but I've seen some names. At we'll just have to wait for the final report po ng Davao City Police because they were the ones who initially engaged po itong mga bagong di umanong biktima po ni Pastor. Kaugnay ng mga bagong di umanong biktima na yan, maglabasa na po kayo. Pagkakataon nyo na po ito na yung inyong pong mga pagkatao na niyurakan di umano nitong si Apollo Kibuloy ay mabigyan po ng hustisya. No? Sa mga biktima ni Apollo Kibuloy, lumabas na po kayo. Huwag na po kayong matakot sapagkat nakakulong na si Apollo Kibuloy. Ang grupo po nito hindi na makakakilos katulad ng ginagawa po nila na sinasabing pagbabanta sa inyo. Malabo na pong mangyari ngayon yan. Magtiwala lamang kayo sa ating otoridad. Matapang ang mga nakaupong pulis dyan po sa Davao. Ang namumuno dyan sa pangunguna, syempre, ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Dyan po sa Davao City Police Office na si Hansel, Colonel Hansel Marantan. Yan, lapitan nyo po sila at kung totoo talaga na kayo'y naabuso, sana makamtam po ninyo ang hustisya. Hindi lamang dito nagtatapos to sa dalawang counts ng qualified human trafficking. Kung kayo po'y ni-rape, inabuso ni Apollo Kibuloy, ibang offense po yon. Separate offense yun na meron pong separate penalty kaya dapat ireklamo nyo po sila o particular itong si Apollo Kibuloy para mabigyan po kayo ng hustisya. Pastor Kibuloy, but again, I will be asking for your understanding. We really cannot give you more details because these are sensitive matters po. May nabanggitin po si Colonel Marantan tungkol po dun sa Angel of Death. Meron daw po napatay na. Meron po ba tayong importansya? We'll get more updates on that, sir. With respect doon sa investigation kung sino-sino nga ba at ilan tong Angels of Death na kiniklaim po nitong mga biktima po. So are we bringing mga tao po ito? It appears na mga totoong tao po itong mga Angels of Death na po na ito. Okay. Sige, ang update lang naman muna natin ay kay Apollo Kibuloy. Again, nabasahan na po siya ng sakdal. Nag-enter po sila ng plea of not guilty and we are hoping na maging mabilis ang pagdinig ng kaso na ito at lumabas po ang katotohanan. Kasi kung totoong naging mapang-abuso itong si Apollo Kibuloy, dapat niya po iyang pagbayaran. Kung wala naman siyang kasalanan, dapat din namang mapawalang sala siya. Kayo, sa tingin ninyo mga tol, ano ang katotohanan dito? May kasalanan kaya si Apollo Kibuloy o wala? Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po sa lahat ng mga kasama kong humihikayat na kumandidato sa pagkasenador. Ito pong si Secretary Benhur Abalos.